Di ba mga source ko, di ba mga sinaki si Cordero, ganyan. O, siyempre, ano yun, malakas yun. No? Attorney, meron na ba nagpapatibok ng puso mo? Wala po. Ay? Ano po? Wala na. So magtatanong magtatanong na ako, attorney, ha? First question ko po, ilang taon na po ba si attorney? 33, turning 34 next month. 33, running 34. About attorneys? So mga panahon na ba ngayon, attorney, malapit na ba tayo? Sa Dambana, ano ba? Hindi po, wala po akong plans for now. Focus muna sa career. Opo. And public service. Sige, attorney, mapunta tayo sa katatapos pa lang na anong halalan, ano, attorney, ano? Siyempre, ang una-una natin itatanong, masayang-masaya ba si attorney sa nangyaring panalo na nanislide ni Bongbong Marcos? Oo naman po. Halos umiyak pa ako. Anong oras na po ako na nakatulog yung election day, yung election night, yung count day, yung partial and unofficial results. And syempre, super happy ako dahil kahit papano, malakas yung naging laban yung ibigay sa Bicol. Because of our efforts, our hard work, kasi isa rin po ako sa mga kumawak sa Bicol Mutual. Para palakasin dun si BBM. Like in Sorsogon, noong 2016 when he ran for vice president, BBM got only like 10,000 to 11,000 votes against Lenny Robredo, yes, vice presidential race. Ngayon po, na 2022 presidential race, nagawa po namin na 90,000 plus. Huh? Not for some issues or problems, 150,000 sa'yo. Pero, ganun, naging times 9. 21, naging from 6% ni BBM, naging 21% siya sa Sorsogon. Ayun. So ngayon, attorney na, ano, na pangulo na si BBM ng Bansang Pilipinas, ano ba talaga yung inaasahan natin na magagawa niya para magbago ang Pilipinas? Ma'am, napakadami ma'am. Po, napakadami para enumerate. I am sure of that na magiging golden years na talaga ako pala. Next 6 years ako sa Pilipinas. Napakadaming magagawa ni BBM sa agriculture, sa economy, sa ating mga sa health, sa mga social services, sa edukasyon. Considering na si VP Sara yung pinapanong cabinet secretary. And sa iba pang bagay na marami magagawa sa to eliminate poverty. Okay. Lubos-lubosin na natin, attorney, ano, kasi nandito na tayo, ano? May mga kabataan kasi ngayon, attorney, ano, na hindi naman lingid sa ating kaalaman na sila ay nagrarally, kumbaga against kaya Pangulong BBM, kahit noon pa mang hindi pa man siya nakakaupo or hindi pa siya nagiproklama. So, ano ba ang masasabi mo sa mga itong attorney? Masasabi ko po, well, basically, it's their right naman. Karapatan nila, freedom of speech nila, freedom to petition the government for redress of grievances. Nasa sa ilang batas natin yan. Given po yan. Pero, if I were them, mag-aaral na lang ako. Mag-focus ako sa pag-aaral ko, sa edukasyon. Kasi I think it's the better way para makatulong ka sa pamilya mo, sa bayan mo, sa bansa natin. Ayun. Oo, kasi ang nakakalungkot lang po dito, attorney, ay dahil sila ay mga bata pa, yes, hindi pa po nila naabot ang panahon ng dating Ferdinand Lee Marcos. Ano? Pero nandyan sila. At ang katanungan po dito, ano ang pinaglalaban nila? Yan po ang hindi ko alam kung ano exactly na pinaglalaban nila. Probably siguro kung ano yung mga nalaman nila based sa mga naririnig nila like sa media. Uh-huh. Heavily na portrayed si BBM, Marcos family as parang kontra vida. Ako, for one, nabuhay din ako after 1987. Still ako, hindi naman ako basta nagpapaniwala lang sa books ng mga nakabasa ko. Oh yes, nagbasa ako, nag-aral din ako ng history. Martin and pero ako kasi naging neutral ako after that. Talagang inaral ko din ang other side of the story. Kasi yung history depende ako sino ang nanalo sa mga victors Sila yung sumulat ng history. Now ako naman is, ang point ko lang na
nandiyan naman, open tayo, hindi lang media ang basis natin. Open tayo para malaman kung ano totoo. Kung meron talagang historical revisionism. Attorney, huling tanong ko na to, ha? Pagkakain sa attorney, ha? Sige, sige. Alam mo, sa totoo lang, bakit ang ganda mo? Hindi ko. Yun. Thank you po. Hindi mo sa mga hindi mo masagot. Sabi niyo yan, hindi ko po masasagot. Sige, sige. Attorney, sa ganda mo yan, wala pa talaga napakalib ng puso mo? Wala pa po. Ano po ba, attorney, yung hinanap mo sa isang katangin na isang lalaki? Hindi po naghahanap talaga muna. Ah. Gusto ko po muna talaga, Ang swerte naman pala niya. So, last question na lang, attorney po. Ano? Bilang lawyer po, ito bang mga nag-ano dito ng mga gaya na napag-usapan natin kanina na mga nagra-rally, kung sakasakali po ba, mayroon ba silang pananagutan sa batas? No, generally wala naman. Magra-rally sila peacefully, tama, may proper permit, sa tamang venue na hindi naman makakabala sa ibang tao, wala namang kumos. Saka lang naman sila may pananagutan ko kapag nagkaroon ng violence, naglabag na sila ng mga batas, ng mga ordinances, nilabag na nila yung conditions ng permit, kung meron, yun lang naman po. So thank you, Attorney. Yes, kain na po kayo na kain. And kung magiging threat to national security and safety, yun na may liability. Pero they are free to, ano naman. Thank you, Attorney. Yeah. Love you, Attorney. Sa muli, Attorney, anong ako pala yung name nyo, Attorney? Sa ating mga balance. Ano nyo ba?